po sa inyong lahat. Sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pattern ng polo or polo shirt, ang tawag nila dito sa atin. No? Tapos, bago yan, tuturuan ko muna kayo kung paano ito gamitin ang L-square. Ang L-square, meron itong tinatawag na shirt hand. Hindi ko alam parang term nito sa iba. Mayroon itong 1/2 scale, 1/4, 1/8, at saka 1/16. Sa longhand naman, mayroon itong 2/3, 1/3, 1/6, at saka 1/12. Okay. Ngayon, panoorin nyo yung video ito hanggang sa dulo. Pagtyagaan nyo siya kasi sinadya kong medyo mas marami yung sinasabi para mas maintindihan ng mga nag-aaral pa lang. No? Kaya umpisa na natin. Una ay guguhit tayo ng allowance ng butones dun sa overlap. Ang nilalagay ko dito ay 5/8 or 3/4 pwede rin. Ito yung guhit ng overlap ng butones. Sunod, shoulder line. Shoulder line. Ang shoulder nito ay 16.5. Nandito siya plus 1/2 inch. Laging nakalagay yung allowance. Ang polo ay naka sa pattern ay nandiyan na lahat, pati allowance. Ngayon, kung ano yung sa pagkuha naman sa armpit, kung saan nandoon nilalagay yung sukat ng chest circumference, dito nyo kuhanin sa haba ng shoulder. Tingnan nyo na lang yung gagawin ko. Ikot nyo lang yung down dyan. Dyan kayo mag simulang magbuhit ng armpit. Kung gusto nyo naman medyo mas mababa pa, pwede naman kayo magdagdag ng 1/2 mababa. Kasi depende sa laki ng tao hanggang umabot. Pwede kayo magdagdag, lalo na yung mga double XL, pwede naman siya babaan. Halimbawa, dito siya tumama. So, kuhanin natin yung sukat. Nandito yung sukat ng armpit. Sa tutorial na ito, ang pattern na ito ay medium, no? Medium size. Ngayon, kung large siya, pwede kayong mag-down ng mag-add ng 1/2 inch or 1 inch sa mga malalaki. Ngayon, magbaba kayo ng 1/2 inch para sa allowance dito sa batok. Doon kayo mag-start maglagay ng sukat ng damit. Ang haba ng damit ay 26 plus allowance sa fold, no? 1 1/2 yung kadalasan dyan. Depende sa laki ng fold mo. Ngayon, paanan din natin dito.
at guhitan. Yan yung allowance niya. Okay, kung gusto niyo naman lagyan siya ng korte yung katawan, pwede kayong maglagay ng back figure. Back figure. Pero dahil kung straight lang naman yung katawan, at saka ito ay tutorial pa lamang, ay mas gusto kong gawing straight na lang yung katawan. So ang katawan nito ay 36 yung flat measurement. 36 yung flat. Plus allowance, no? Allowance sa gusto mong idagdag sa luwang. Ako mas komportable ako sa 2. 36 plus 2, so nasa 38. Yun ang gusto kong nilalagay ngayon. Halimbawa, 36 yung flat, eh, sa medyo may edad, may ilig sila sa loose na damit, pwede kang magdagdag ng 2.5 inches or 3 inches. No? Depende sa gusto ng customer. So, ang gagawin ko ngayon ay yung 36 plus 2. Okay. Ngayon, nandito siya, 36 plus 2, 18, so 19 times 2, 19. Ganun din sa baba, straight na lang siya, no? So, iguhit na natin yung katawan. Okay, nagguhit na natin yung katawan. Kung gusto nyo lagyan ng back figure, nasa inyo. Ngayon, kuhanin naman natin yung linya ng back width at saka yung front width, no? Sa chest. So ako, umakit ako dito na 3 inches or 3 and 1 fourth, depende sa 3 inches. So, guhitan ko siya ng dash line para hindi na ganun karo-dumi. Tingnan. So, ang back width ay 15, no? Yung back chest or back width, no? 15 plus allowance. Okay. Ngayon, gamit ang heat card, iko-connect natin yung back chest doon sa shoulder point, no? Iangat nyo siya hanggang 3/4 or 7/8, no? 3/4, 7/8. Tapos, iko-connect mo naman yung back chest doon sa armpit. Sa sukat ng katawan. Okay, ito na siya. Ngayon, paano natin ko gawin yung ano neckline at saka yung slope ng balikat. Okay. Katulad ng sinabi ko, nasa L square 'yan, no? Kinukuha. Dito natin malaman kung talaga bang accurate ito, no? Gamitin sa neckline. Kasi marami diyan, yung iba marami bura. Eh, walang kasiguruhan. Dito, subukan yung paraan na ito. Ang ganda nito. So, ngayon dito natin siya kunin shorthand.
Sundan nyo lang to. Ang neckline ay 15. Ngayon, hanapin natin dito yung 15. No? Sa eskwela, wala kang makikitang 15. No? 17 or di kaya 13, wala kang makikita dito. Puro pares-pares yung numero. No? So, 16, kasunod niya ay 14, ang 15 nasa gitna. So, dito siya. Yan. Ito yung buhit. Ngayon, yung opening naman, kung ang pag-akyat doon sa batok ay dito sa short hand, kinuha, yung opening niya naman dito sa long hand. No? So, sa long hand, hanapin rin natin yung 15. 14, 16, nasa gitna yung 15. Ganun din sa short hand, no? Kanina. So, nandito siya. No? Pwede nyo siyang guhitan ganyan kung nagsisimula pa lang kayo. No? Pwede mo rin lagyan ng dash line na curve. Pero kung may gamit naman kayo, gamitin nyo na lang direkta yung French curve. At i-go-head. Ngayon dito sa taas, mag-angat kayo ng 3/4 or 2 cm. Sa akin, 2 cm nilalagay ko kasi pabor sa roller. Tapos, guhitan. Mula naman dito sa linya ng shoulder, down kayo ng 2.5. 2.5, itapat nyo dito sa advance kayo ng 1/2 inch, down 2.5, mula dito 1/2 inch, para hindi marumi yung pattern. Dito naman sa harap, dito rin kayo magsimula magguhit sa linya. No? Tapos, connect niya siya doon sa shoulder point sa front. No? Tapos kuhanin niyo yung front chest. Lagay niyo yung front chest. Ang front chest nito ay 14. 14, 7 plus 2. Dito mas madali siya, no? Kasi nakalagay na yung 14 agad. No? Sinaka time, divide 2 siya. So 14 plus 2. So yung front chest mo ay nandito. Tapos, gupitin natin itong likod. Tapos lagyan natin siya ng, kung hindi mo pa kabisado, lagyan siya ng sewing line. Ganon din dito sa likod. No? May mga sewing line ito. Kasi nandyan na yung allowance. Tapos yung sewing line na ginuhit mo, sa harap at likod, pagtapatin mo sila. Tapos, lagyan mo ng tanda.
nandito yung harap. Tapos i-connect natin siya dito sa mura sa shoulder line, shoulder point at saka yung front chest connect sa armpit, no? Guhitan natin gamit ang French curve. Yan ang harap. Ngayon, pagtapatin natin uli kung saan tatama yung harap, yung likod sa harap para kuhanin natin yung neckline sa front. Paano naman natin kukuhanin yung down nito? No? Kung saan natin kinuha yung opening, doon din natin kuhanin yung down. Halimbawa, dito sa sewing line, dito kayo mag-start, no? Halimbawa, dito natin kinuha sa harap, sa mahaba, sa longhand, yun din ang gagawin mo dito. So, 15 din. Dito siya tatama, yung harap. Yung opening ng neckline sa harap. Gamit ang French curve ay kukonnect natin sila hanggang sa may buttonish na area, no? So ito na yung harap. Ito yung sewing line. Tandaan nyo to, ha, kasi napakaganda nito. 15 dito sa pag-akyat sa batok sa short hand, 15 sa opening naman dito sa long hand, 15 din. Kung ano yung collar size or sukat, ganun din dito sa long hand din ito, 15 din. Ngayon, mapakita ko sa inyo kung 15 din ba yung kinalalabasan, no? Mula dito, sundan ang sewing line, stop ka doon sa sewing line din. Mula naman dito, sa buttonish line, stop ka hanggang sewing lines. So, 7.5. So, sakto sa 15. No? Ulit-ulitin nyo lang tong video kung paano ginamit yung eskwala hanggang maintindihan nyo. Okay. May mga detalye pa dito sa paggawa ng manggas kung paano kinukuha yung down. Panoorin yung video na ito hanggang matapos. Ngayon, mayroong tinatawag itong yoke or cutback, cutting sa likod. Lagyan natin ng guhit, no? Ang ginagawa ko dito ay pinuputol ko siya sa 4 inches. Yung cutback. Depende naman sa inyo. Kung gusto nyo medyo maliit, okay lang. Ito na yung cutback. Ngayon, kadalasan, mayroong mga ano yan dito sa likod. Parang excess na tila. No, kaya nilalagyan ito ng dart dito or dito siya dadaan, no? Yan. Yan. Yun ang ibig sabihin kung bakit nagtinaas ko ito ng 3/4. No? Nagtaas ako ng 3/4 or 2 cm. Dahil mula dito sa sewing line, ito yung sewing line niya, hanggang doon sa may shoulder line, yan, ito yon, no? Kung mapapansin yung ito at saka ito. So, kailangan mo magtaas ng
2 cm. Okay. Ngayon yung harap natin ay kadalasan dito nagda-down ako ng 3/4, no? Mas mahaba yung harap ng 3/4. 3/4. Kaguhitan. Okay. Ngayon, sukatin natin yung armhole. Sa armhole, dito kayo magsimula magsukat para yung manggas nyo may allowance na rin kasama. Sundan nyo yung sewing line. Okay. Ang armhole ay 19.5, no? Kasama ng allowance doon sa gilid. Sundan nyo hanggang sa paggawa ko ng manggas. Kasi may importante doon sa may manggas. Tapusin nyo yung video. Dahil ang trabaho natin ay napakaganda, no? Kahit 100 taon ka na, pag basta't nakakilos ka, kaya mong gumawa ng pattern. Nakakapaghanap buhay ka pa. Kahit may edad ka na. Kaya pagsikapan nyo matutong mag-pattern. Ang channel ko ay marami kayong makikitang iba't ibang uri ng tabas. Dahil bago pa ang channel ko ay konti pa lang yung na-upload. Pero marami kayong makikita dyan at matutunan. Pati sa paggawa ng design. Ituturo ko rin dyan. Request nyo lang din kung anong gusto nyong matutunan. Pagsikapan namin ituro sa inyo or i-upload. No? Ngayon, dito tayo sa mangga. Walang nagtuturo ng katulad nito sa paggawa ng manggas. Sa YouTube, wala akong nakita. So, guhit tayo ng linya. Ito yung nakakunik sa balikat. Plus allowance. No? Allowance. Ang manggas niya ay or sleeve ay or sleeves 8 inches plus 1.5, 8 inches plus 1.5, ito siya. Okay, yung sinabi ko kanina na panoorin nyo dahil may importante dito. Bihira yung nagtuturo dito kung saan anong basihan nila, kung basihan nila ng down nila dito sa manggas. Sa YouTube wala akong nakita. Hindi ko alam sa kasi marami naman master content. Sa akin dito ko pinukuha ang down, no, ng manggas. Katulad nito, no? I-fold mo lang siya ganyan at itapat doon sa manggas. Pinakaano ng manggas dito. Yan. Diyan galing yung down ng manggas ko. Yan. Ngayon, ang manggas niya ay 19.5.
hanapin mo rin yung 19.5 dito sa eskwala. Ang arm niya ay 14. 14 plus allowance. Dito, mayroon na siyang kasama allowance doon sa sukat. Ngayon dito, iusog mo ng 1.5. I-advance mo rin ng 1.5. At guhitan. Depende sa manggas din pag malaki. Pag-aralan nyo na lang kung paano siya makuha yung saktong hugis ng manggas. No? Katulad nito, hatiin nyo sa gitna. I-advance mo ng 1/2 inch at iguhit. Yan. Tapos, i-tapat mo siya dito banda sa yan. At bugitan. Yan. Bakit siya naka-fold nung tinuro ko, no? Bakit siya naka-fold? Kasi papakita ko sa inyo na hindi sapat yung ganito lang. Hindi siya sapat na ganyan lang siya. Katulad sa pag namamasukan ka, naka-pattern. Parang ganyan lang. Hindi nila nakikita yung pagkakaiba ng ganito. Ayun, gupitin mo siya. Ito na yung manggas, no? Ngayon, ang manggas, dapat maganda yung dilog niya rito. Hindi yung bigla na lang na ganon, tapos na ganon. Dapat mula dito, dahan-dahan na siyang pababa. Ngayon, yung harap, binabawasan ito, no? Binabawasan siya ng mga 1/2 inch, kulang-kulang 1/2 inch, gano'n, 3/8. No, depende naman sa laki, no? Ng armhole. Ngayon, hindi tayo mag basta na lang gugupit ng ganyan. Sapat. Sakto na. Ngayon, kukuhanin mo pa rin yung saktong ugis ng manggas. No? Pabilugin siya ng gusto. Pagandahin. I-recut, kumbaga. Yan. Baba ka doon sa binawas mo sa harap. Yan, kung mapapansin nyo, yung hugis niya, kung magtabas kayo, check nyo yung uli yung pinanood nyo sa video ko. Kung ganyan yung itsura. Hindi yung parang ulo ng ano, balyena, na naka-straight pa ganun. Parang square na siya minsan. No? Makikita ko sa tutorial sa YouTube. Hindi ganito na maayos yung pogis. No, huwag magkumpiyansa ng kasi yung mananahi yung mahihirapan sa pagkabit ng manggas. No, at saka bumubukol yan. Halimbawa, tingnan yung hugis ng balikat, dapat ganyan lang kalaki yung hugis ng balikat. E yung ginawa mong hugis na ganito, malapad. So, bubukol na yan doon sa harap. Pupunta doon sa harap. Kung dito ka manggaling magtahi, pupunta doon yung sobra sa likod. Kaya mapapansin nyo, ang papangit na mga manggas nila sa dito sa likod. Yan. Ay, tapos, pag sa kabila namang side, dito naman sa likod, dumadaan. Dito na naman bumubukol sa kabila. Ang isa dito, bumubukol yung isa dito. Kaya ganun. So, ito na po yung ating pattern, no? Dito na yung manggas. Yan. Yan siya. Yung mga tinuturo ko dito, binabagalan ko siya.
para maintindihan nyo ito. Panoorin nyo yung kabuuhan talaga niya, yung kabuuhan ng video, panoorin nyo. Okay, inuulit ko ano, yung tutorial, hindi mo siya basta-basta yan sa isang panood lang ay makukuha mo na siya. Malaya na malaya kayong panoorin siya paulit-ulit hanggang sa inyong matutunan. Huwag kayong mainip kung medyo natatagalan siya. Kailangan matyaga ka, no? Para ma-memorize mo kung yung mga detalye katulad nito. Pagtyagaan nyo siya hanggang dulo. Hanggang sa inyong matutunan at magiging biyasa din kayong balang araw. Maraming salamat para sa inyong panonood at kita-kita tayo uli sa susunod kong gagawin na pattern. Bye-bye!